patawarin mo ko. Oh. Sa panahong wala ka, higit kong napagtanto na ikaw ang kailangan ko sa aking buhay. Mahal na mahal kita, James. Wala akong hindi gagawin para sa iyo. Love and Memories. Mula sa panulat ni Yahuda Ismael at sa direksyon Rodito Austria. Love and Memories. Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa oras na ito, ay ipagpapatuloy na natin ang ikalawang yugto ng liham kasaysayan na padala ni Alex ng Batangas City dito sa ating dulaw. Love and Memories. Sinisanti ko sa aking kumpanya ang aking sekretarya dahil sa inasal nito. Hinalikan niya ako at nagtangka itong magkumpat sa harapan ko doon sa mismong opisina na ito ay hindi ko nagustuhan. Dahil doon ay kinausap ko ang head ng HR na si Mrs. Vasquez upang magpahanap ng panibagong sekretarya. Sa araw ding yon, nausap ni Mrs. Vasquez ang ina ni Janice na sa kasalukuyan ay nakatira sa kanya dahil naglayas ito sa kanilang bahay. Bilang pagrespeto sa kanyang kumari ay sumang-ayon itong kumbinsihin ang inaanak na umuwi na lamang sa kanila. Subalit nagmatigas ito. At kung ipagpipilitan ng mga ito na pauwin siya, ay aalis siya sa pag-aalaga ng kanyang ninang. Pero hindi siya uuwi sa kanila. Bahay. Talaga palang sa pag-aasawa lang pala lahat ng kahihinatnan ng pag-aaral mo. Nag-aral ka pa sa kuliyo? Kung sa pag-aasawa lang pala ang ultimate na patutunguhan mo. Wala ka bang ambisyon? Kung hanggang sa pag-aasawa lang pala ang ambisyon mo. Sana, pagka-graduate mo ng elementary, hindi ka na nag-aral ng high school. Total, madali lang naman ang mga gawaing bahay, di ba? Profession na rin po ngayon ang gawaing bahay ni Nang. Hindi mo na itatanong eh. May kurso na rin ngayon ang TESDA para sa housekeeping. Ang ibig ko lang namang sabihin eh. Ninang, naiintindihan ko po kayo. Pero nasa tamang edad na po ako. Kaya ko nung mamuhay ng solo. Kaya kung ayaw ninyo na akong tumira dito sa inyo, eh... hindi ko ipagpipilitan ang gusto ko. Alis na po ako. Kung yan ang gusto ng mami na sinasang-ayunan ninyo. Hindi sa gusto kitang paalisin dito, iha. Alam mo yan. Mag-isa lamang ako dito sa bahay. Dahil ang Ate Clarice mo ay nasa ibang bansa na. Kaya natuwa nga ako eh. Nang dito ka pumunta sa bahay ko. Kaya lang, naintindihan ko ang mami mo. Tulad ko,
Nangungulila rin siya sa anak. Gusto akong pauwiin ng mami ko para hindi mapulaan ang imahe niya bilang magaling na mami. Mag-iisang linggo ka nang naririto. Nag-aalala lamang siya sa'yo. Sana sinabi ninyo sa kanya na sinusunod ko naman ang gusto niya. Hindi naman po ako lumalabas ng bahay. Iha, nangungulila lamang ang inyong mami. Diyan ako hindi naniniwala, Nina. At bakit mo naman nasabi yan? Kahit naman nasa bahay ako, madalang din kaming magkita eh. Minsan nga, abutin ng mahigit isang linggo na hindi kami nagkikita dahil madalas siya sa mga amiga niya. Oo, nandyan na ako. Pero at least, alam niyang nandun ka sa bahay niyo. Kaya... Payag naman ako na maging katulong ninyo dito sa bahay ninyo, Nina. Kung yun ang gusto niya, mas nanaisin ko pang gumawa ng gawaing bahay dito sa inyo na nararamdaman ko ang pagmamahal ninyo. Kaysa maniraan sa bahay, nakasama ko nga ang mami ko, pero hindi ko naman maramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Okay, okay. Sige. Dito ka hanggat gusto mo. Pero, sa isang kondisyon. Lahat ng kondisyones mo, Ninang, maglinis, magluto, maglaba, mapagbigyan lang natin ang mami. Ikaw na rin siguro ang sagot sa problema ko. Kaya halika, tuturuan kita. Okay, Ninang. Salamat. Oo. Saan ka pupunta? Labag yata sa loob mo eh. Bukal na bukal sa loob ko, Ninang. Eh, ba't ka umalis? Nang sinabi kong tuturuan kita. Nang, kukunin ko lamang yung apron sa bag ko. Aanhin mo ang apron? Ay, syempre. Tuturuan mo akong magluto. Kailangan kong apron para hindi marumihan ang damit ko. Girl Scout ka talaga. Laging handa. Siyempre naman. Bago ko ginawa ang paglalayas eh, naisip ko na ang kahit sa pinaka-worst na pwedeng mangyari. Matalino ka talaga. Hindi ako mapapahiya. Talaga? Taas na mo akong maipagmamalaki kay mami. Pero hindi na kailangan ng apron. Kaya maupo ka na at maumpisan na kitang maturuan. Office work na mini na? Oo. Ako ang head ng HR. Kaya, hindi ka mag-a-apply eh. Tanggap ka na. Ah, anong trabaho ko, Nina? Dangan rin lang na kahit anong trabaho eh, papasukan mo. Nasa kadispiradahan mong makaalis sa bahay niyo eh. Kahit trabahong bahay, i-a-applyan mo na. Kaya ikaw, ang karapat-dapat sa empleyadong ipinapahanap sa akin ng boss ko. May opening job ho ba ang opisina ninyo ngayon, Nina? Oo. Oo, si Ninang. May opening pala, hindi sinabi sa akin kaagad. Eh, kanina lang sinabi sa akin ng boss ko. Ganun ba? Naku, kailangan pala akong mamili ng bagong damit ko, Nina. Saka ka na bumili pag nagkasahod ka na. Total. Pasado ka naman sa lahat ng requirements. Kaya ang unahin nating gawin ay mapag-aralan kung paano ka makakwalify sa number one requirements ng boss ko. Kinakabahan naman ako sa sinasabi mong yan, Nina. May number one pang requirements? Kailangan bang masteral? Hindi. Pero ipangako mo sa akin
na hinding-hindi mo ako ipapahiya. Ninang, baka nakakalimutan mo na Dean Lester itong inaanak mo. Kaya nga, hindi na ako nagdalawang isip na ikaw ang gagawin kong sekretarya ng boss ko. Naka-ready ka na ba? Kanina pa po, Ninang. Pero, bakit ako nakaupo dito sa tukador? At bakit nilabas ninyo lahat ng make-up kit? Kanina ninyo gagamitin ang daming make-up na yan? Ikaw ang gagamit ng mga make-up na yan. Mag-experiment ka. Hanggang sa papangitin mo ang sarili mo. Oho, Ninang? Oo. Kaya mag-umpisa ka ng maglagay ng make-up. At nang matapos ka kaagad, maaga ka pang aalis ng bahay. Pero Ninang, hindi ba dapat paperworks ang ituturo ninyo sa akin? Oo. Pero, kayang-kaya mo na ang paperworks. Kunting turo ko lang dun. Alam mo na agad. Ang problema natin ay kung paano ka maging pangit. Ano po? Narinig mo ba ang sinabi ko? Kailangan pangit ka sa paningin ng boss ko para tanggapin ka kaagad sa trabaho. Seryosong seryoso ang pinag-uusapan. Magpapatawa. Hindi ako nagpapatawa. Kaya maupo ka na dyan. Para maumpisan na natin. Ang alin po? Ang papangitin ka nga. Bakit ninyo ako papapangitin? Lalo na't sinabi ninyong magtratrabaho ako sa pinapasukan ninyong kumpanya. Hindi ho ba dapat ang first impression sa akin magandang maganda? Teka, akala ko ba gustong-gusto mong magtrabaho? Opo. Bakit ngayon namimili ka? Hindi ho ako namimili, Ninang. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan mo akong papangitin. Samantalang, gusto mo akong magtrabaho sa opisina ninyo. Yun nga ang number one requirements ng boss ko. Anong magagawa natin? Si Ninang naman. Kailan ka pa naging joker? Kaya nga. Kailan nga ba ako nagbiro? Ba't ninyo ako pinapatawa ngayon? Hindi kita pinapatawa. Seryoso ako. Ninang naman Lahat nga ng business firm na hiring number one qualification with pleasing personality. Kung saan, mukha ka agad ang napapansin. Kayo naman, number one requirement with ugly personality? Iha, gusto ko lamang i-remind sa'yo na hindi porke ang sabi with pleasing personality kagandahan agad ng muka ang nire-require. Ang ibig sabihin ng pleasing personality maganda ang pag-uugali at hindi lamang ng panlabas na kaanyuhan. Nandyan na nga ho ako, pero bakit ako kailangang maging pangit? Ay, ang kulit talaga. Sige, mamili ka. Trabaho sa opisina o magtrabaho dito sa bahay? Ninang naman Mamili ka. Maging pangit sa paningin ni boss o maging katulong kita dito sa bahay? Talagang pagbabakasyonin ko si maming kung ang pipiliin mo ay trabaho dito sa bahay. Sige, mamili ka. Thank you.
Oo. Yung mga damit na inihanda ko ni suit mo. Sinukat mo na ba? Oo! Parang ayaw mo yata eh. Kasi naman eh. Sabihin mo lang, maraming nag-a-apply kagabi. Ikaw rin. Ang laki-laki yata ng sahod. Kaya nga ikaw agad ang naisip ko. Nakapanghihinayang din kasi. Magkano ho ba ang sahod? 50,000 a month. Ha? 50,000 pesos? Oo. Naku, ninang. Hindi niyo naman agad kasi sinabi sa akin eh. Desidido ka na ba? Nakahanda ka ng maging pangit? Alang-alang sa ekonomiya, handang-handa na. Ekonomiya ka na dyan. Kasing yaman laman ng mga magulang mo, ang boss ko, no? Okay. Alang-alang sa pagiging independent ko, handang-handa na akong maging pangit. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili, na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Isang araw lang na wala akong sekretarya kahapon eh. Buntun ng trabaho ko. Kailangan talagang may sekretarya na ako sa araw na ito. Pasok! Good morning po, sir. Oh, Mrs. Vasquez. Sir, kasama ko na po ang magiging sekretarya ninyo. Si bang boss ko? Lumapit kayo. Magaling, Mrs. Vasquez. Sir? Pasado na ho ba siya? Oh, pasadong-pasadong itsura. Pero ang trabaho, obserbahan ko pa. Sir, magaling po siya. Fresh graduate lamang siya. Pero, dance lister po siya sa koleyo. Na-orient mo na ba siya sa magiging trabaho niya? Yes, sir. Ang timpla ko sa kape. Naituro mo na rin ba sa kanya? Opo, sir. Okay. Iwanan mo na kami. Sige po, sir. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matutunang magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Diyan ang magiging table mo, Miss... Hortaleza po, sir. Janice Hortaleza po ang full name ko po. Hortaleza? Opo. Mayayaman ang mga Hortaleza. Bakit ka pa nagtatrabaho? Sir, kapilido ko lang po sila siguro. Ang mga mayayamang binabanggit ninyo. At pangalawa, hindi po porke mayaman ang isang tao, ay hindi na kailangan magtrabaho. Tama. At sa kumpanyang ito, hindi uso ang tamad. Naiintindihan ko po, sir. Ang wago po, tawa po talaga na boss ko. Sige, yan ang working table mo. 2 meters away sa table ko. Kaya kailangang attentive ka dahil isang beses ko lamang kukunin ang attention mo. Opo, sir. Sinong babae ang hindi magkakagusto dito? Ngayon pa lang eh, in love na ako. Sige, doon ka na sa table mo. Pero, magtimpla mo muna ako ng kape. Sige po, sir. Poses pa lang yan, ha? Nakaka-in-love na. Ayaw matanggal sa trabaho si Mrs. Vasquez. Talagang kumuha ng pangit. Paano kaya niya nagawang makakuha kagad ng pangit na babae?
Miss Hortaleza? Sir? May itatanong lang ako sa'yo. Medyo personal. Pero dito nakasalalay kung tuluyan na kitang i-hire o kung ngayon pa lang ay paalisin na kita. Ano po yung tanong ninyo, sir? Be smart sa isasagot mo, Janice. Curious lang ako. May posibilidad bang magkagusto ka sa akin? Huh? Kasasabi ko lang, di ba? Ayaw ko nang makulit. At ayaw ko nang paulit-ulit. Isipin mo ang 50,000 pesos ng sahod mo. Narinig mo ba ang tinanong ko, Miss Hortaleza? Anong sabi ko? Ayaw ko nang makulit. Opo. Anong itinanong ko? Kung magkakagusto ho ba ako sa inyo? Okay. At ano ang sagot mo? Ano kaya ang isasagot ni Janice? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ikatlong yugto ng liham kasaysayan na padala ni Alex dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat ni Yehuda Ismael at sa direksyon ni Councilor Rudito Austria. Love and Memories. Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.